Kumusta mga kaibigan? Ako po si Abay Lambanog, isang musikero at isang istoryador. Meron na naman tayong bagong istorya na dapat yung matunghayan. Ito naman ang pagkakahuli ni Cebu Gobernador Hilario Dudong Aguilera. Maganda po ito, kaibigan, kasi ang istoryang ito ay dito mo lang matutunghayan sa channel na to. Hindi po ito nakasulat sa mga libro ng kasaysayan. Nangyari daw ito noong September 3, 1944, kung saan si Gobernador Aguilera ay nahuli ng Japanese Imperial Army. Doon mismo nangyari sa tahanan ni Mayor Gervasio Waga Sr. sa Barangay Kabadyangan, Compostela, Cebu. Ang naturang pizza ay base sa nakuha ko impormasyon galing sa mga libro ng kasaysayan. Pero ang aking tiyuhin na si Benjamin Canning Sr. ay iba ang sinasabi. Para sa kanya, August 5, 1944 daw ang dapat na pizza kasi nandoon siya nung nangyari yun. Pero ganun pa man, mas magandang pakinggan natin ang detalye ng mga buong pangyayari. Si Uncle Ben ay medyo maedad na nung na-interview ko siya. Posibleng tama o mali siya sa pizza, pero sigurado ako sa mga detalye na kanyang isinalaysay ay talagang kapani-paniwala ito. Dahil isa siyang buhay na testigo sa mga pangyayari at bukod pa dyan, kasama siya doon sa mga naaresto. At para naman sa inyong kaalaman, si Benjamin Canning Sr. ay pinsang buo ng aking ama na si Gervasio Wagas Jr. At ayon naman sa istorya ng aking lolo Basio, mas swerte daw siya na walang sundalong Hapon ang umakyat o pumasok sa kanilang bahay dahil meron siyang ginagawa sa kanyang typewriter na para sana sa mga gerilya. Dahil noong mga panahon na yun, si Lolo Basio ay nagtatrabaho bilang isang civil relations officer sa kampo ng mga gerilya. At para naman sa inyong kaalaman, si Gervasio Wagas Sr. ay napiling mayor noong December 10, 1940. Naupo siya bilang pinuno ng bayan hanggang dumating ang mga Hapon sa isla ng Cebu. At sa parehong pizza na yun, si Hilario Aguilera ay napiling gobernador sa probinsya ng Cebu. At ayon naman sa ilang libro ng kasaysayan, si Gobernador Aguilera ay nahatulan ng kamatayan doon sa UP Campus sa siyudad ng Cebu. Nangyari daw ang pagpatay kay Gobernador Aguilera noong January 15, 1945. Ang istoryang ito ay may dalawang versyon base sa aking pananaliksik. Ang versyon ng aking ama na si Gervasio Wagas Jr. at ang versyon naman ng aking tiyuhin na si Elias Canning. Ayon sa aking ama, si Gobernador Aguilera at ang kanyang pamilya ay nandoon na sa isla ng Bohol pero nagpupumilit na gustong bumalik sa isla ng Cebu. Balak daw ni Gobernador Aguilera ang lumipat papuntang Barangay Tabunan sa Cebu City kung saan nakabase ang mga gerilya ng mga panahon na yun. At ayon sa mga nakakita, dumating daw ang grupo ni Gobernador Aguilera doon mismo sa baybaying dagat ng Barangay Hubay sa Liloan. Tapos, dumiretso na sila sa Barangay Kabadyangan, doon mismo sa pamamahay ni Mayor Gervasio Wagas Sr. At dagdag kaalaman, si Gobernador Aguilera ay inukwiran mismo ng mga Hapon na sumali sa Japanese puppet government. Pero tumanggi ito at nagtatago. Usap-usapan pa noon na may patong sa ulo at kung sino man ang makapagsasabi kung saan nagtatago si Gobernador Aguilera. Yan po ang version ng aking ama na si Gervasio Wagas Jr. Ngayon, pakinggan naman natin ang version ng aking tiyuhin na si Elias Canning. Ayon kay Elias Canning, si Gobernador Aguilera ay nandoon na sa Barangay Tabunan sa siyudad ng Cebu
at naghihintay sa kanyang pamilya. Ang dumating daw galing sa Bohol ay ang kanyang asawa na si Anita Abiliana at ang kanyang mga anak. Ang pangalan ng kanilang mga anak ay si Mario, Vicente, si Hilda at si Lourdes. Galing sa Barangay Hubay, dumiritso na sila doon sa Barangay Kabadyangan sa tahanan ni Mayor Herbacio Waga Senior. At ayon sa mapa na to, makikita mo ang isaktong lokasyon ng Barangay Kabadyangan. Nahahati ito sa dalawang bayan, ang bayan ng Compostela at ang bayan ng Liluan. Ang usapan daw ay doon sa bahay ni Herbacio Waga Senior magtatagpo si Gobernador Abiliana at ang kanyang pamilya. Dahil si Mayor Herbacio Waga Senior ay isang malapit na kaibigan ni Gobernador Abiliana. Sa totoo lang, naguguluhan ako sa dalawang version dahil parehong kapanipaniwala. Pero may isang nagangalang Judge Lorenzo Parajam ang na-interview sa isang lokal na payagan. Ang kanyang version sa istorya na to ay medyo kapareho sa version ng aking ama na si Herbacio Wagas Jr. Si Lorenzo Parajam ay isa rin lumad na taga Barangay Kabadyangan, Compostela, Cebu. Madaling araw na yun, namataan ang ilang grupo ng mga sundalong Hapon kasama ang mga ilang Pilipino undercovers mula sa bayan ng Liluan nagpapatrolya paakyat ito sa kabundukan ng Barangay Kabadyangan upang arestuhin si Gobernador Abiliana. Sa panahon na yun, ang munisipyo ng bayan ng Liluan ang ginawang general headquarter ng puwersa ng mga Hapon. Ayon sa istorya, parang alam na raw ng mga sundalong Hapon kung nasaan si Gobernador Abiliana dahil sa tulong ng mga espiyang Pilipino ng mga panahon na yun. Kasama ng mga sundalong Hapon ang isang nagangalang Frank Vidal. Si Frank Vidal ay dating guerrilla at naging espiya ng mga Hapon noong mga panahon na yun. Dagdag pa nito, si Mr. Chupilo Ponce ay ginawang hostage guide ng mga sundalong Hapon. Siya ay isang prisoner sa mga panahon na yun. Pagdating daw ng mga sundalong Hapon sa Barangay Kabadyangan, hinati ito sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay pumunta doon sa bahay ni Benita Wagas Toong at ang isang grupo naman ay doon dumiritso sa bahay ni Glyceria Wagas Canin. At para naman sa inyong kaalaman, si Benita at si Glyceria ay mga kapatid ni Mayor Herbacio Wagas Senior. Doon mismo sa bahay ni Benita Wagas, si Titong Kabatingan at Juanito Aning Romanelius ay nahuli ng mga Hapon habang natutulog ito. Ayon sa istorya, si Titong at si Aning ay galing sa isang sayawan sa kabilang baryo, galing sa Barangay Gambayo. Malamang daw ang dalawa ay mga lasing at pagod, kaya natulog na ito sa bahay ni Benita Wagas. Minalas daw ang dalawa dahil nung nahuli sila ng mga Hapon, meron daw armas sa kanilang katawan. Nung mga panahon na yun, si Titong Kabatingan at Juanito Romanelius ay mga membro ng guerrilla forces. Sa mga oras na yun at parehong lugar, naaristo din si Anatalio Wagas, Benita Wagas, Florentino Toong, Margarito Pipito at Restituto Calo. Lahat sila ay dinala doon sa pamamahay ni Titong Kabatingan. Sa kabilang dako naman, ang ibang grupo ng mga sundalong Hapon ay dumiritso doon sa bahay ni Glyceria Wagas. Doon, naaristo si Benjamin Canning Sr.,
si Irineo Durano at si Marcelo Parajang. Nahuli din umano ang isang nangangalang Lucia Lusing Cinco na minaltrato umano ng mga sundalong Hapon. Pinaghuhubad ito at panty na lang ang naiwan sa kanyang katawan. Ngunit ilang minuto ang nakalipas, dumating daw ang pinsan ni Lusing Cinco na si Filemon Delgado. Pinakawalan daw ito si Lusing Cinco dahil si Mr. Delgado ay nagsisilbing undercover agent ng mga sundalong Hapon sa mga panahon na iyon. Kitang-kita daw ni Benjamin Canning Sr. ang lahat ng pangyayari na iyon dahil magkatabi silang nakaupo ni Lucia Lusing Cinco. Pagkatapos, silang lahat ay dinala doon sa bahay ni Titong Kabatingan. At habang naglalakad silang lahat papunta sa bahay ni Titong Kabatingan, si Irineo Durano at Marcelo Parajang ay milagrong nakaeskapo. Tumakbo daw ito doon sa madilim na kagubatan habang pinagbabaril ito ng mga Hapon. Maswerte, nakasurvive ang dalawa. Doon daw mismo, sa pamamahay ni Titong Kabatingan, itong si Margarito Pepito at Chupilo Ponce, habang nakagapos ang kanilang kamay, ay nakabitay daw doon sa kisami ng naturang tahanan. Dagdag pa nito, ang sixth organ ni Mr. Ponce ay sinunog daw ng isang sundalong Hapon na nagngangalang Churoyama. Tinorture daw nito ang mga bihag at pinagpapalo pa sila ng isang garote sa kanilang mga katawan. Si Benjamin Canning Sr. naman ay nakagapos, pero maya-maya pinakawalan daw siya. Parang naawa daw sa kanya yung mga sundalo dahil bata pa siya noon, high school pa lamang siya, at napakapayat daw niya noong mga panahon na yun. Ang dalawang grupo ng mga sundalong Hapon ay nag-abot doon sa bahay ni Titong Kabatingan. Maya-maya, dumiritso na sila sa tahanan ni Herbacio Waga Sr. kung saan nagtatago si Gobernur Abiliana at ang kanyang pamilya. Si Titong Kabatingan, Juanito Romanillos, Benita Wagas at Anatalio Wagas ay ginamit bilang mga hostage guide habang papunta sila doon sa pamamahay ni Herbacio Wagas Sr. sa May Sitio Libo, Barangay Kabatingan. Habang ang ibang mga bihag ay naiwan doon sa bahay ni Titong Kabatingan, kasama doon si Frank Vidal, ang naturang espiya. At doon mismo, sa pamamahay ni Mayor Herbacio Waga Sr., naaresto si Gobernador Dudong Abiliana kasama ang ilang membro ng kanyang pamilya. Si Vicente Abiliana naman at isang nangangalang Candelario Sanchez na umano'y bodyguard ni Gobernador Abiliana ay nakatakbo at nakaeskapo sa naturang insidente. Si Elias Cani naman ay nandoon sa tuktok ng isang bundok at kitang-kita daw niya ang buong pangyayari. Sa loob naman ng tahanan ni Lolo Basio, andoon ang kanyang asawa na si Lourdes at ang kanyang mga anak, si Naranulfo, Estrella, Virginia, ang aking ama na si Herbacio Jr. at ang kanilang bunsong kapatid na si Angelina. Dapat kasama si Lolo Basio sa mga aarestuhin. Pero pinakawalan ito dahil ang aking ama ay hindi tumigil sa pag-iiyak at yakap ng yakap si Lolo Basio. Nagbago daw ang isip ng mga sundalong Hapon dahil parang naaawa ito. Noong mga panahon na yun, ang aking ama na Sir Basio Jr. ay 3 anyos pa lamang. Pagkatapos ng pag-aresto, dumating din si Arturo Riking Abiliana na anak ni Gobernador Abiliana. Pero huli na ang lahat
dahil nakaalis na sila. Galing pa na ito si Arturo sa barangay Tabunan at naglalakad papuntang barangay Kabadyangan upang salubungin ang mga membro ng kanyang pamilya. At ayon kay Elias Canyon, yun na daw ang mga huling araw na nakita nilang buhay si Gobernador Abiliano. Pagkatapos daw ng pagka-aresto, ang grupo ng mga Hapon, bit-bit ang mga bihag, ay bumalik doon sa pamamahay ni Titong Kabatingan. Mula doon, dumiritso na sila sa munisipyo ng Liloan kung saan nakaistasyon ang pwersa ng mga Hapon. At habang naglalakad ang grupo papunta sa bayan ng Liloan, si Chupino Ponce ay nabaril doon sa barangay Tamiyaw. Iniwan na daw ito na sugatan at wala ng malay. Himala daw na itong si Mr. Ponce ay nakasurvive sa naturang insidente. Dagdag kaalaman, si Mr. Ponce ay naging mayor ng bayan ng Liloan ilang taon ang nakalipas. Mula sa munisipyo ng Liloan, si Gobernador Abiliano at ang kanyang pamilya ay dinala umano papuntang Cebu City, habang si Benita Wagas at Anatalio Wagas ay pinakawalan at nakaligtas sa naturang insidente. Pagkatapos daw ng insidente na yun, ang espiyang Pilipino na si Frank Vidal ay inaristo ng mga gerilya, hinatulan ng kamatayan through a firing squad doon mismo sa barangay Tabunan ng Cebu City. Si Frank Vidal ay nahatulang guilty sa kasong pagtatraidor sa bayan. Yan po ang istorya kung paano nahuli ng mga sundalong Hapon ang dating gobernador ng Cebu na si Gobernador Hilario Abiliano. Gusto ko rin pasalamatan ang mga taong tumulong sa akin upang mabuo ang istorya na ito. Unang-una ang aking lolo na si Hervasio Wagas Senior, si Rogelio Abilo Senior, Rodencio Pincio Calo, Esteban Nini Valencia, Elias Wagas Canning, Benjamin Wagas Canning Senior, Virginia Wagas Velasco, at ang aking ama na si Hervasio Wagas Junior. Ako po si Ambay Lambanog at magsasabing maraming maraming salamat. At sana i-like at i-subscribe ang ating channel.